Good araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel Maligayas Garden. Ang isishare ko naman po sa inyo ay yung mga abono na tamang-tama sa mga bougainvillea natin. Kagaya nito, mula sa pagkamaliit na bougainvillea hanggang sa pamumulaklak. Yan ang isishare ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung tamang paggamit. Tatlong klase ng abono ito. Ito yung pampabulaklak natin, triple 14. Ito. Ito naman yung urea, yung pampalakas natin lumaki, lumusog. Ito. Ito naman yung abono sa para maliliit, ammonium sulfate. Parehas lang ang pagbibilan nito sa mga agricultural supply, store supply pagbibilan. Ay, tatlo na yan. Para malaman nyo yung tamang paggamit, at ito yung talagang ginagamit ko dito sa aking mga bougainvillea mula sa mga pagbulaklak, pampalago, saka doon sa mga maliliit. Ganito lang ang ating gagawin. Una ko i-share sa inyo kung paano natin mapapabulaklak paggamit nito ng mga ng triple 14. Pagay dito yung pagpapabulaklak natin na ganyan. Kung paano paglalagay ng triple 14. At yung mamaya naman kung paano yung paglalagay ng urea o sulfate. Ganito lang, example ako sa inyo. Ito example lang. Kanyari ganito ang bougainvillea niya, malusog. Wala naman, walang bulaklak, malusog naman siya. Nakita niyo. Pabubulaklak yun siya natin ng ganyan, karami, kaya sa dalawa na yan. Sa loob ng 1 month, talagang may bulaklak na siya. Ilalagay natin itong triple 14. Ito yung complete. May brown ito. Ito nabili ko ngayon, white. Hindi ko alam kung may brown kasi may white. Lalagyan lang natin dito pag ganito kalaki ang pot ninyo. Lalagyan natin ng isang kutsara na complete. Ganyan lang karami. Tama-tama isang kutsara dito. Lalagay lang natin sa gilid niya. Yan. Huwag lang sa puno ah. Dito na sa mga gilid. Isang kutsara lang yan. Ayan, para siya magkaroon siya ng ano, na mamulaklak. Talaga ito yung pampapulaklak. Ito triple 14. Pagdating na isang buwan, makikita nyo talagang marami na siyang bulaklak na ganyan. Ayan, example ko sa inyo. Mamaya ako nadidiligan, papakita ko rin sa inyo. Ngayon naman, kunwari ganito ang bougainvillea nyo. Kasi ito napahirapan, Black Maria kasi ito, nakita nyo. Napahirapan namin na kinat. Sobrang dami namin, pinutol ko dito para itanim. Mother plant kasi. Ito naman, pwede natin na lagyan para mamulaklak din siya at kumapal. Pwede natin paghaluin yung triple 14 sa kayurya. Ganito. Para lumusog siya uli, bumalik uli yung lago niya. Sa medyo talaga payat to, pansin nyo. Kailangan niya ng urea. Gagawin lang natin, pagka ganito kalaki, napat din. Kukuha lang tayo ng kalahati na triple 14, kalahati din na urea. Ganyan. Para lumusog siya uli, ihahalo lang natin na ganyan. Ilalagay din natin dito sa gilid niya. Paikot lang. Kusin na natin isang kutsara dito. Huwag lang sa puno. Kasi masama pagka sa puno. Nasasaktan siya. Diyan sa mga gilid-gilid niya. O, diba? Ayan ang paggagamitan natin ng pag-abono. Yung mga ginagawa ko. Yung ginagawa ko dito sa garden. Ayan, pagdating ng 15 days, makikita ninyo na marami siyang panibagong usbong. Pagdating ng 30 days din, mapapansin ninyo na may mga bulabulaklak na rin siya at makapal na rin yung mga dahon niya. Marami na siyang usbong makapal na. Mapahirapan kasi, nakakita niyo ang daming cut.
Ayan, kahit lahat yan. Hindi namin tinirim yan. Hindi talaga tinanim namin. Ay, baba muna natin ito. O, ngayon naman, kung itong urea pa rin ang gagamitin natin, pwede natin na kunwari, meron tayo ng mga ganito kalaki na bougainvillea. Gusto natin, palaguin siya, palakihin yung puno, paramihin yung dahon, hindi natin siya ini-interest na pabulaklakin. Gusto lang natin lumaki agad para gusto natin mas malaki, di ba? Pwede natin lagyan dito ang ganito kalaki na puno. Hindi na natin kukutsarahin, iipitin lang natin ng paganyan. Siguro, hindi kutsarahin na natin para makita ninyo. Kulang kalahati na kutsara. Yan, ganyan lang karami. Malakas kasi ito. Kulang kalahati. Ilalagay lang natin dyan sa gilid niya. Talagang lalakas lumaki ito. Yan, apat na gilid. Huwag nyo lang sosobrahan. Dapat ganun. Kulang sa kalahati na kutsara. Narito ka lang. Para mas mabilis ang lumusog. Ayan, nakikita nyo na, di ba? Pwede nating ihalo yung urea pagkapayat yung ating mga malalaking bougainvillea. Palaguin natin, saka natin pabulaklakin. Pwede natin pagsabayin yung triple 14 saka urea. Ganyan. Baba ko ulit ito. Dito na. Dito na. Mamaya na natin titiligan. Ay, dinagamit na natin itong dalawa na to. Natandaan nyo ba, napanood nyo ng gusto yung tamang paggamit. Pagka nasundan nyo yan, ay talaga makapagpapabulaklak kayo. Magaling na kayong mag-alaga ng bougainvillea pag nasundan yung mga tinuturo ko. Ngayon naman tayo dito sa maliliit. Hindi ba meron tayo na maliliit na mga bougainvillea na ganito? Na gusto natin palakihin agad. Gagamit tayo ngayon dito ng sulfate. Gusto natin sa loob na isang buwan magiging ganito siya kalago. Ay, ganyan. Di ba meron kayong mga bougainvillea na ayaw lumaki-laki? Tagal na, ayaw pa rin lumaki. Mga ganito, oh. Gagawin lang natin dyan. Ito, hindi na natin tatakalin. Hawakan lang natin. Pag hinawakan nyo ng kamay nyo na ganyan, ligay nyo lang sa isang gilid nya. Ayan. Ito, oh, sulfate ito, ah. Makikita nyo, pino siya. Iba, hindi. Iba-iba siya sa urea. Kasi may nagsasabi, ito yung urea. Ito yung sulfate. Ano ho bang pagkakaiba ng urea o sulfate? Itong sulfate ito, para ginagamit ko ito sa mga maliliit na halaman lang. Yung mga cuttings na bagong buhay, ayaw lumaki-laki, o gusto kong palakihin agad, ginagamitan ko ng sulfate. Kasi pag urea nilagay mo dito, masobrahan, may posibilidad na mamatay ito. Pag hindi mo na-control, pwede rin kung makokontrol mo. Kaya mo, alam mo yung sukat. Pero dito kasi sa sulfate, hindi siya sosobra. Huwag lang sobrang marami. Ayan, dalawang gilid, lalagyan natin ng ganyan. Ayan, nakipansin nyo. Ito, lalagyan uli natin ito. Ganyan lang. Konti lang. Ah, ito nga pala na ano, pag sulfate na ganito, pwede nyo lagyan ng every 15 days. Pero yung mga nauna na tinuro ko kanina, once a month lang. Ito, minsan lang isang buwan yung ginawa natin. Yung mga ginawa natin nauna, minsan lang isang buwan. Pero ito dito sa sulfate, kasi ito, mabilis lumaos ito, 15 days lang ang talab nito eh. Kaya every 15 days, pwede kayong maglagay. Pagkaraan ng 1 month, makapapansin nyo, ganito na siya. Ayan. Pero kahit ganito, hindi ko, kasi hindi pa ito naripat, di ba? Pag naripat kasi iba na iaabono ninyo, urea na. Pwede na pag lumaki ng musto, pwede kayong mag-urea o kaya maghalo na kayong triple 14 kasi pabubulaklaki na natin noon. Pag ganito kalaki, at gusto pa ninyong pakapalin, pwede pa ninyong lagyan ng konti-konti na sulfate. Ganyan. Kasi hindi pa naman yung iriripat dyan lang naman siya. Pansin nyo, ganyan lang, konti-konti lang, ganyan. Diba? Kahit malago na, pwede pa natin lagyan. Eh, siyempre, palalaguin pa natin, gusto pa natin bago natin i-repot. Diba? Eh, pero ito ang gamit ko sa mga maliliit. Yung mga baby pa lang na bougainvillea. Huwag nyo naman gagamitin dun sa
halos hindi pa buhay o kabubuhay pa lang, halos hindi pa naiinitan, huwag nyo naman gagamitin. Talaga yung buhay na gamitan, paggamitan nyo na mahina lang na lumaki, gusto nyo lang palakihin. Huwag naman yun na ngayon pa lang nag-uugat, lalagyan nyo na, hindi naman ganun. Sanayin nyo muna ng konti sa init, o kaya yung talagang buhay na, kagaya nito buhay na to, pwede nang lagyan. Dito na lang ang video ko. Sana matutunan nyo. Yung palang pagdidilig, hindi ko na ipapakita. Ako na lang ang magdidilig mamaya pagkatapos ng video ko sa inyo. Madali lang, didiligan lang. Yung siyempre yung mga sulfate saka yung urea, madali lang malusaw yan. Ang matagal lang malusaw, yung 3414. Huwag nyo naman sobrang gagawin yung dilig. Yung sakto lang. Sakto yung malusaw, matatantyan nyo. Sakto na yon. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood nyo ng mga video ko. Bye-bye!